Yan, bali, pagpapatuloy natin yung paggawa natin dito sa bed frame ng mga kabahay. Medyo tinanghali na kami kasi may pinuntahan kaming nagpa-estimate ng ano, ng repainting works doon sa bahay ng ano, doktor, si Doc Ali. Yan, nag-estimate kami doon. Sana makuha natin yung project para ano, para masaya. So, yun, tuloy na natin yung paggawa na muna natin dito. Si Tugay nasa baba, namimintura. Yun, ito naman yung ginagawa namin sa taas, yung bed frame. So, nabuo na namin yung carcass niya. Yan yung pinaka-frame niya. Tapos, kung makipapansin nyo, itong opening na to. Yan. Ang size niya is 20 inches. 20 inches yung pareho. Para yan sa slot ng ating drawer. Tapos, pakita sa inyo paano namin siya inassemble bago namin siya takpan. O bago namin saral at ilagay yung flooring. Para, yung mga gusto mag-DIY dyan, gusto nyo gayahin sa bahay dito. May idea na kayo paano ito in-assemble. Pakita ko sa inyo na malapitan. Yan. Unang-una, kung napanood nyo yung vlog natin nakaraan, binuo natin yung frame, yung kwadrado. Pero binutas na natin yung para sa drawer. Yan. Pagka nabuo nyo na yung frame, meron tayong allowance dito. Ito ngayon katulad na sinabi ko, para ito sa foam. Yung foam natin nasa loob lang o yung ating mattress. Bale, pag pinatong ko dito yung plyboard, meron tayong matitira dito na 5 cm. Yung 5 cm yun ay yung pinaka-border ng mattress natin. Kaya ito, nag-drop ako dito. Dito papatag yung ating sahig. Parang ganito. Yan, hindi siya kakapit. Paikot yan, paikot. Meron yan. Dito, dito yan, papatong sahig natin. Kung pinato natin sahig dito, dito sa kaya doble ring to, yung kalahati dito, dito nakapix. Yan, nakapix. Tapos ito naman, yung kalahati naman dito, siya yung bumubukas. Bumubukas itong part na to, parang siyang pinto-pinto siya. Tapos, kaya naman ako nag-adjust dito, baka sabihin nyo bakit di na lang ako dito nagpinto mismo, pa ganyan. Ang dahilan naman nun yung headboard. Ano ba, may headboard kayo dito na makapal, tatamaan nyo siya, di ba? Pagka bumukas. So, nagbigay ako ng allowance dito na 20 cm. Tapos meron siyang naka-fix na flooring dito. Meron siyang fixed floor. Yan. Tapos yung kalahati na naman, para naman dun sa pinto. Yan. Nag-gets ba mga kabahay? So, ganun ang ano, pagbubuo ng ganitong klase para may idea na kayo baka gusto nyong gayahin to. Pwede pwede. Yan. Pakita ko ulit. Mabilisan lang. Bago namin takpan. Okay. Ayan. Sana may natutunan kayo kahit papano lang. Lalo sa mga mahilig mag-DIY dyan sa bahay. Kaya-kaya nyo itong gawin. Yun nga lang, mas mahirap to kasi hindi pantay yung flooring. Kasi kung pantay yung flooring nito, kahit sa labas, pwede itong assemble yun, tapos ipapasok na lang. O kaya, assemble yun din dito, tapos itutulak na lang.
gumagalaw pa yan, hindi pa yan nakapik sa wall, no, sa pader. Pero pag bago namin yan tapusin, no, takpan, ipifix din namin yan para hindi na siya umalis sa posisyon niya. So, tuloy natin paggawa. Okay, nakatapos na naman tayo ng isang ano no, isang project natin dito. Bali, ito na yung ating ano customized bed frame with drawers. Tapos meron pa siyang storage doon. Makikita niyo yung pinto 'yon. Ito nga, ito na lang nga pala inilagyan ko ng push to open latch. Pakita ko sa inyo na. Yo, no. Tayo, ayan, para hindi na kailangan ng handle. Yan, bali ganito 'yan. Pinakita ko na to sa inyo dati eh, yung mga sumusubaybay. Nung nag-umpisa tayo, pinakita ko na ito. Ayan. Ganyan lang kinakabit yan ha. Kailangan lang, sakto lang siya na bumabangga. Pag pinush mo, maglalak siya. Pinush mo, maglalak siya, di ba? Pinush mo uli, sa pampush, bubukas siya. Yun. Bali, ganun ang mechanism yan. Tapos, ito naman. Ito naman yung ating another storage. Ayan, luwang oh. Kita nyo. Ayan, bali ano siya, space saver. Nagamit lahat ng space, yung ilalim ng bed. O nga naman, kasi kung hindi natin gagawin yan, sayang lang yung space sa ilalim ng bed, di ba? Ayun oh. Tapos, sara natin. Pero ito wala pa tong handle. Plano ko dito, bubutasan ko para pwedeng may suot yung daliri. Tapos kamo ano sinabi ko, meron tayong 5 cm tayo dito na breaker o harang para sa mattress o kaya doon sa pog. Bali, okay na yan. Ang kulang na lang yung gagawin natin na headboard doon. Customized din yun. Pwede siyang isabit. At pwede rin siyang, kung gusto nilang ipa-upholstery yung sandalan, eh pwede tanggalin at dalhin sa upholstery para i-ano nila. I-upholstery nila. Tapos, ibabalik lang sa pwesto. Di sabit siya. Baka French clip ang gagamitin natin doon na pang-sabit yung French clip. Yan. Tapos yung sa baba, tingnan natin yung natin yung ginawa ni C2K. Naka-sealer lang ba to, C2K? Bukas lang po. Bukas lang yung top coat para tuyo-tuyo. Dari. Para maliwanag. Sa natin ang pinto. Ayun, no? Ito niya yan. Ganda na, di ba? Oh. Para maging buo. Yan, no? Tingnan niya naman yung grano niya o yung green niya, oh. Tutukan pa lang sa araya ko. Para siyang buo. Ayos! Ayos, magaling talaga ni Sito, okay? Alam mo, Sito, okay, may potential ka. Ha? Patuloy mo lang yan. Okay, bukas na naman ulit. Let's go!